Hi guys! Welcome back to my channel. 1 month na lang at nalalapit na ang board exam ng mga future pharmacists natin dyan. Kaya gumawa ko ngayon ng video para sa mga magte-take up ng board exam. So kung gusto nyong marinig yung mga advice ko para sa aking mga future colleagues, then please keep on watching. Number 1 advice. Alamin mo kung ano yung weakness mo. Sa akin, ang ginawa ko after nung review, nung face-to-face, hindi ako nag-stay sa dorm. Umuwi ako sa bahay. At doon ako nag-start na mag-review ng sarili ko. So, ang una kong ginawa doon, di ba meron tayong 6 modules? Pinagsunod-sunod ko yon. So, 1, 2, and 3. Depende kung gano'ng kahirap or gano'ng kadami sa module na yon, yung mga subjects doon. Tapos, 4, 5, 6. Tapos, nung papalapit na, dapat pabalik ka na. So, 6, 5, 4, tapos 3, 2, 1. So, ang mahuhuli mo ay yung number 1. Yun yung ginawa ko. And naging effective siya sa akin. Kasi, mas naging fresh yung utak dun sa 1, 2, and 3. Kasi yun yung pinaka-latest mo or yun yung pinaka-huli mong inaral. Pero nasa sarili nyo pa rin paraan kung paano kayo dapat mag-aral or paano nyo maiintindihan yung per subject. Pangalawa, lagi mong tatandaan na hindi ka matalino. So, ako, sinet ko na sa mind ko na hindi ako katulad ng mga kasama ko or yung mga nasa review center. Kasi, inisip ko nun, sila nakakasagot agad dun sa mga tanong nung professor or yung lecturer. Pero kami or ako hindi. So, nagdoble at triple aral talaga ako nun. Meron kasi talagang mga likas na matalino na nakatitig lang sa prof, alam na agad or naintindihan na agad. Meron namang mga tao na isang basahan lang or merong photographic memory. Alam na agad nila kung ano yung mga sagot or naintindihan agad nila. Pero sa akin, hindi ganun. Meron ding mga tao na yung pag nagbabasa, sobrang tahimik. Or pag nagre-review, sobrang tahimik. Hindi rin ako ganun. Kaya ang ginawa ko talaga nung nag-review ng sarili, dun ako sa bahay kasi baka madamay pa yung mga kaibigan ko sa ingay kong mag-aral. Nung nag-aaral ako ng college, sanay ako mag-review na sinusulat yon sa yellow pad. Kaya nung nasa review center, yun ulit ang ginawa ko. Lahat ng lectures, sa yellow pad ko siya sinusulat. Yung mga iba kasi nilalagay nila sa record book o kaya naman sa malaking notebook. Pero ako, mas dun ako nasanay sa yellow pad. Hinahati ko pa nga yun sa gitna tapos sinusulat ko ano yung nililecture. At mas naiintindihan ko sa way na ganun. Kaya malaking bagay yung ginagawa mong review style nung nasa school pa, nung college, at yung nagre-review ka na for board exam. Yun nga, ginawa ko lahat ng kaya kong gawin. Nakinig ako. Habang nakikinig, sinusulat ko yon. Lahat ng important na sabihin ng proctor, nakakatawa man yan, para maalala ko. Minsan nga may drawing pa. By the way, hindi lang pala ako one take sa board exam. So, 2 beses ako nag-take. So, lahat nung nasulat ko na dati, nung unang take, sinulat ko ulit siya nung 2nd take. Kasi gumaya ako dati, nilagay ko sa isang notebook, pero hindi ako komportable dun. Kaya ang ginawa ko, nung 2nd take, nilagay ko siya kung saan ako komportable. Nilagay ko siya sa yellow pad. Tapos, ginawa ko kung anong ginagawa ko nung college. Tapos, nung nagre-review na ako ng sarili, nung nasa bahay na ako, talagang kung magbasa ako, parang tinuturuan ko yung sarili ko. Yung ganito, yung parang nagsasalita akong mag-isa na nagle-lecture. Tapos, madumi ako mag-review. Bawa, may pencil dyan, bibilugan ko yun ang bibilugan hanggang sa matandaan ko. Paulit-ulit yun. Malaking bagay kasi yun na ginagamit mo yung mata mo, yung tenga mo, nakikinig ka sa sinasabi mo, tapos sinusulat mo pa siya. Sobrang helpful nun sa akin. Next, dapat mangarap ka ng mataas. So ako, hindi nga ako matalino, pero nangarap ako na gusto ko maging top-notcher. Masaya naman kasi naging top-notcher yung pangalan ko, Maureen, pero hindi yung apelido. Ibig sabihin lang nun, hindi man ako naging top-notcher, nakapasa naman. Next, dapat mag-set ka ng goals mo. Ako ang ginamit ko talaga nun, kahit dun sa unang vlog na nilagay ko dito sa YouTube na kung paano mag-advise or yung mga tips ko sa board exam, gumamit ako ng Pomodoro technique. Yung Pomodoro technique kasi, yun yung 20 minutes mag-aaral ka, tapos 5 minutes or 10 minutes break mo yun. Yun yung pwede kang mag-Facebook, pwede kang mag-YouTube, or pwede kang manood ng paborito mong K-drama, pwede kang kumain. Yun yung regalo mo sa sarili mo. And nakatulong talaga yun sa akin kasi parang
ang feeling ko noon, hindi agad napupuno yung utak kasi nagpapahinga ka. Tapos after nung 20 minutes na aral, tapos 5 minutes or 10 minutes na break, tapos ganun pa ulit-ulit yon or limang cycle lang ganun, meron kang 1 hour na break. Tapos yun, pwede mong itulog yon, pwede mong ipahinga, depende kung ano yung masasatisfy ka at naging rewarding yon para sa'yo. Next, makipagtanungan ka sa mga kaibigan mo pag may free time kayo. So, di ba nga umuwi ako nun sa bahay nung after nung review. Tapos, bumalik ako siguro 2 weeks na lang bago ang board exam or 1 week na lang. Parang ganun. Every time na kakain kami or biglang magkakatsikahan, titigil sa pag-review, yun, magtatanungan kami. At malaking bagay yun kasi minsan yung mga pinagtatanungan nyo, yun yung lumalabas sa board exam. At huwag kang ma-intimidate kung halimbawa hindi mo alam yung mga inaral nila or sila man, hindi rin nila alam yung inaral mo. At least nakapag-sharean kayo ng mga hindi nyo alam, diba? Tsaka hindi din naman natin alam kung ano yung lalabas mismo sa board exam. Kaya huwag kang matakot kung yung iba hindi mo alam or yung iba hindi nila alam. Normal lang yun. And yun na yung next tip ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Kung may mga bagay na hindi mo alam or hindi mo pa naaaral, okay lang yan. Hindi naman kasi talaga lahat maaaral mo eh. Sa akin, pinaka nahirapan talaga ako kahit nung college and board exam ay yung pharmacology. Hirap na hirap talaga ako doon. Ewan ko ba kung bakit. Kaya ang ginawa ko noon, nanood na lang ako ng video sa YouTube. Tapos yun yung inaral ko tungkol sa Picol. Sobrang nakatulong yun sa akin kasi nga nanonood ka na ng video. Tapos magaling pa yung lecture nung Picol dun sa review center. Kaya nakatulong yun sa akin. Next, wag mong ipilit kung hindi mo kaya. Halimbawa, yung mga kaibigan mo o yung mga kasabay mo mag-review, nagpupuyat sila. And hindi mo naman kaya yung ganung setup. Eh di wag ka magpuyat. Huwag mo igaya na magpupuyat ka din. Or halimbawa, nagkakape sila, eh ikaw naman hindi ka nagkakape. Or nag-aaral sila sa labas, pero ikaw naman hindi ka sanay sa ganong setup. Pwede ka namang tumanggi at hindi sumama, or pwede mag-aral ka na sa sarili mo. Kasi ako nung college, nag-aaral ako, it's either ako lang mag-isa talaga, na walang makakarinig para makapag-ingay ako, gaya ng ganito. Or nasa maingay akong lugar, tapos naka-headset or naka earphone lang ako, makikipagsabayan ako sa ingay ng nasa paligid. Ganun. Kaya nasanay akong mag-aral nung college sa canteen. Hindi para maamoy yung mga pagkain, pero yun talaga yung mas nakakapag-review ako ng maayos compared sa library. Next, mag-enjoy ka. I-enjoy mo yung every moment na kasama mo yung mga kaibigan mo. Kasi I tell you, minsan na lang kayo magkikita-kita pag pumasa na kayo sa board exam. May kanya-kanya na kayong buhay. May iba, magtatrabaho na agad after pumasa. May iba, kung hindi pala rin sa board exam, magre-review na ulit. May iba na kahit hindi pumasa, magtatrabaho na kasi kailangan na. Kaya hindi na kayo magkikita-kita ng ganun kadalas kaya ngayon na magkakasama kayo. Ewan ko lang talaga ngayon kasi pandemic, kaya hindi ko alam kung magkakasama ba kayo ngayong time ng exam nyo. Pero huwag kayong panghinaan ng loob kasi may communication naman, pwede kayong mag-usap-usap doon. I-treat mo din yung sarili mo kung saan ka magiging masaya. Huwag mong paghipitan yung sarili mo. Halimbawa, kung nakakapagpasaya sa'yo kumain ng chocolates or sweets, kumain ka. Halimbawa, ang gusto mo ay magpahinga or matulog kahit papano, matulog ka, magpahinga ka kasi kailangan mo yan. Pag lalo mong pinagod sa sarili mo, hindi papasok sa utak mo yung mga inaaral mo. Mas mahihirapan ka lang. Walang problema doon kasi ginawa mo naman yung best mo, nag-aral ka. Inintindi mo kung ano yung inaaral mo. Okay na yun. Next, maniwala ka sa sarili mo. Nakaya mo yan. Kasi para saan pa't nag-aaral ka or para saan pa na nagre-review ka kung hindi ka rin naman maniniwala sa sarili mo, diba? Or kung hindi ka talaga naniniwala sa sarili mo na panghihinaan ka ng loob. Maniwala ka na may naniniwala sa'yo. Yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung boyfriend mo or yung girlfriend mo. At kung sino pang mga importanteng tao na may tiwala talaga na kaya mo. Huwag kang makikinig sa mga negatron. Yung mga tao yon na may mema lang, yung may masabing ganito, huwag kang maniniwala sa ganun. Kasi the more na pinapapasok mo lang sila sa utak mo, mas mawawalan ka talaga ng pag-asa. Pero kung ang iniisip mo ay yung mga tao naniniwala sa'yo at hindi pa huli ang lahat, nakaya mo yan, walang imposible, diba? At ang huli, dapat malaman mo na wala talagang madali sa mundo. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa swerte? Kasi ako hindi. Lahat ng bagay, pinaghihirapan. Hindi mo yan makukuha ng isang snap or isang kindat lang. Oo, may mga tao na likas na matalino na talaga or hobby na talaga nila ang mag-aral. Tapos kahit hindi sila mag-aral, talagang papasa sila. At dapat malaman mo na hindi lahat ng tao ganun.
Sana nakatulong ulit tong mga advice ko sa inyo, sa mga magte-take ng board exam. Kung hindi man kayo mga pharma student, yung mga ibang course dyan, sana nakatulong pa rin tong advice na to sa inyo. At maging inspiration to na i-achieve nyo yung mga goals nyo sa buhay. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And pakiclick na din yung notification bell para ma-notify kayo every time I post another video. At partida papasa kayo pag kinlik nyo yan. I-share nyo na din to sa inyong mga friends na mga magte-take ng board exam. Comment down below kung may mga advices pa kayo sa mga magte-take ng board exam ngayong taon. Tapos kung may mga video suggestion kayo, comment nyo din sa baba. Lang guys, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa mga advice natin ngayon. Napakasimple lang ng video na to at wala lang kasi yung board exam ay birthday ko. Kaya yun na lang yung wish ko para sa inyo na sana pumasa kayo kung sino man yung mga nanood ng video na to. Sana pumasa kayo sa board exam. Thank you ulit sa panonood. See you on my next one. Bye-bye!